Hi mga kamama chill, good morning sa akin. Kasi ang oras ngayon is 2 o'clock. Ha? 2 o'clock na. Wow, 3:18. Alas 3 na pala. Kagigising ko lang po, madam. Mga wala akong ginawa kundi maghihiga na lang dito. Yan ang buhay ng quarantine. Kumain, matulog, magpray. Siyempre, magkakalimutan. Ayan. Ngayon, pupunta tayo sa malapit na market dito. Yung pinuntahan nating nakaraan na market na ano, yung pinuntahan natin, yung pumili tayo ng maaga. Yun, doon nila tayo mamimili kasi yun ang pinakamalapit dito at yun ang isa sa pinakamurang market na malapit sa akin. Gagawa ako ng lechon paksiyo. Siyempre, hindi pwede maglechon. Kaya ang gagawin ko, ililechon kawali ko muna. Then, nakahanda na yung ating grease gens for lechon kawali. Then, ano bang gusto kainin? Lechon paksiyo. Kaya hindi tayo pwede maglechon dito. Ililich yung kawali. Ayun na yun. Yun na yun. Paulit-ulit lang ako. Ganun gagawin natin. Kaya go. Ito na yung suot ko. Wala namang ano eh. Wala namang aamoy. Kasi kabawal lang malapitan. Kaya kung ano na suot ko. Pantulog. Yun na rin ang susutin kong pang uwi. Pampunta dun pala. So, bye-bye. Hello. Mabilis ang pamimili tayo. Bibilang tayo ng mabilis. At kapag kita ko sa inyo kung gagawin ko. Walang tao. Walang tao. Ito. Nakaantayan. Nakamask. Yan. Dito ulit tayo. Tingnan niyo kung sino mga pasaway o hindi. Kung anong klaseng sitwasyon dito. Hanap tayo ng gawin natin. Mura mga gulay ko dito. Ang mura. Ikatang kami. Ay, avocado. Pinto ang presyo. Ano ganang tao? Wala siyang ganang tao. So, anong kailangan lang ang ganyan dito? Piling ko, prutas. Fruits. Kasi ako mahilig sa mansanas eh. これまで大丈夫ですか?あ、だ、中は大丈夫だと思います。甘いですよ。甘いね。タコになってるですね、前。すごい。ごっこさがってごっこ。ごっこがね。あ、thank you。ありがとう、ありがとう。タコないね。 Mura siya. Gawin natin sinigang. Ayun. Gusto ko siya. Mahal, 100 na ba tayong gulay? Mahal na ng gulay sa Japan. Grabe, mamahal ko. Burger. Manta ko na ang halimu. Ano tayo lang? Yung hamburger na gusto ng mga bata. Yes. Hindi naman nag-aano rito.
hindi naman nagkakaubusan ngayon kasi marami siya supply. Tayo ng coffee jelly. Gagawa ko ng coffee jelly. Nasaan yung pang coffee jelly dito? Oh my God, wala na. Ano yung coffee jelly? Kuro chiga, kuro na ni. Ah, kuro ito. Ah, ito ito. Ito coffee jelly to. Yan, 0 calories. Bili natin to kasi masarap to, dahil gustuhan ko to. Bita na. Tatlo. Tatlo bibiliin ko. Ito. Yan. Ano na ba yan? Yung banana. Ano natin dito. Kasi, lagi dito na. Datas. Tanto na kami dito. Datas. Ano rin market naman to. Yung tayo ng banana ole. Ng banana oil. Bakit ito na lang? Yan. Asa na yung iba? Wala ng banana oil. At saka yung milk. Ito yung favorite namin milk. Yan. Ito favorito namin datas. Kasi ito sobra napaka-purong-purong datas. Ito tayong dalawa. Coffee jelly ako sa rahan. Yung jelly, ano lang, may milk. Ang bodega kasi ito puro Korean product to. Yan. Puro Korean product yan. Ano nga yan? Ayan. Medicine. Kumahin daw ito. Japan to ah. Ito pang tama dito. Ito. Ito masarap to. Kasi ito type ng kamis. Ito masarap to. Ito to. Masarap to. Tikman ko na to eh. Ayan, yung mga noodles nila. Ayan. Yung mga to. Dito yan. May mga Korean product dito, Thai product. Kaso, ang hinahanap natin is sa Philippines. Ito. Meron sa mga seaweed. Ayan yan. Basta itong lugar na to, Korean product siya. Yan. Ito, meron kami sa bahay nito eh. Ito, pinagsasawsawan lang namin ang gulay to. Yan. So, yun na. Nagdalawang ito. May mga processed ko din sila rito. Kompleto naman sila rito eh. Chicken, hamburger, complete sila. Mga frozen mga gulay. Pagbahal ang mga gulay na fresh sa mga frozen meron na sila. Broccoli. Yan. Mga ganito. Mga frozen yan. Tumatagal siya ng isang taon. Yan, mga gulay na, dayat-dayat na. Mas mura siya, kasi dun sa mga fresh vegetable. Ayan. Meron dyan mga ramen. Yan, soba, ebi. Ebi udong, yung mga ganyan. Mga mabilisan lang luto kasi yan. At marami silang ganyan dito. Yan. Yan, may pizza din.
Ito parang gusto ko to. Gusto ko to tikman. Kuha tayo ng isa nito. Ito. Ano ba ito, Ivan? Gusto ko muna isa nito. Tikman natin ito, guys. Kung masarap. Tikman natin siya. Tikman natin yan. Hindi pa ako nakatikim nito ng frozen eh. Kasi gumagawa ako nito. Kuha tayo isa. Tapos may ice cream. Lalo ito ng ice cream. Kuha tayo yelo. Laki sa paano mga kaunti. So hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang lang ha. Mamaya pauli muna tayo kasi marami ang kasama sa ating tao nyo. Subo po tayo ng isa nito. Ito. Yan. Gagawin ko na siyang tatlo. Tatlo na natin. Ayan. Ang dati na siya nabas. Grabe. So yung mga giyosa nila dito magiging gabi sila. Iba't ibang klaseng lasa ng giyosa rito. Meron ganyan. Para siyang may kanin sa loob. May cheese. May cheese siya sa loob. Ito may gulay. May gulay siya. Dito. Iba't ibang klase ng gyoza. Ito parang homemade siya. Ito yung mga gyoza station. Tara na, kasi dumadami ng tao. Hila na tayo. Ayan, lahat ang napamili ko. Yan ho, malapit na siya mag isang lapad. Yung dahon na ano? Ano ang dahon to? Ano bang dahon to? Sagali, kukunin ko ang klaseng dahon to. Ito yung ilalaga ko. Yan, yung mga ganito, yan. Siya ang gagawin kong herb. So, yan ang gagawin kong herb sa kanya. Saka yung paminta lang. Kasi, mapilitan luto lang naman dito. At saka gagawin ko, may mga mangtomas po ako rito na stock. Yan, nilalaga ko yan. Paminta laurel lang ang nilagay ko dyan. Pag yan lumambot, tapos ipiprito natin yan para litsong kawali. Dadamihan natin ang mantika dito. Tapos, saka natin gagawin litsong kawali. Paglupan natin. Yan, ito yung coffee jelly na sasabi ko sa inyo, ginayat-get na namin siya, ginayat na. Yan, tapos, ito yung pinakita ko, ito yung kinahiligan ko ngayon, itong choco jelly na to, na napakasarap, grabe. Ano lang siya, yung gatas na puro, at saka yung gatas na puro siya, at saka yung coffee jelly lang. Then, asukal, yun lang. Ang sarap niya, grabe. Parang lasa niya, ano, halo-halo. Parang ganun. Sarap. Grabe, napakasarap. Yung, hindi ako mahilig sa kape, pero nung bumili kasi kami ng jelly na yan, akala ko, dali, pakita ko sa itong jelly na to yung nabili ko ng accident. Aksidente lang nabili ko to. Tapos, nung kinain ko, akala ko naman kasi may lasa. Wala pala siyang lasa. Grabe, kape siya talaga na walang lasa. Purong kape. Pero, zero calorie siya. Nakalagay, zero calorie. So, zero calorie siya. Hindi daw siya nakakataba. Pero mataba ako, ha? Yan. Tapos, nung ginait namin, walang lasa, parang di, masasayang kung itatapon lang. Ganito ginawas namin. Ginet-get ko siya. Tapos, may gatas kami puro dyan. Inilagyan. Tapos, asukal. At purong gatas. Tapos, ito lang. Grabe, sobrang sarap. Kaya, napabili ko ng maramihan. Mga 3 piraso. Malaki na po siya. At nailagay ko lang dito, kalahati lang. Kaya, itatago natin to para susunod kong inumin. Yan. Ngayon, pinalalambot pa namin yung karne. Nagagamitin namin sa lechong paksiyo. Hindi pa ako nagla-lunch, wala pa akong magahan. My God. Ito agad yung nilantakan ko. Kaya, mamaya ako na sa inyo paikita kasi matigas pa yung baboy na yan. Kasi piprito pa natin yan. Gagawin na pa natin yan ng lechong kawali bago gawing lechong paksiyo. So, mamaya na ulit. Piprito na siya. Ayan. Fry na siya. Okay na to. Yan na. Wala siyang balat, guys. Kasi dito sa Japan, hindi uso ang balat. Okay na. Lagay na natin. Gagayatin na natin yan.
Gagayapin natin to. Oop, hindi ka na. Gagayapin natin yan. Tapos, lutuin ko na para sa lechon paksil. Naglaga. Isa lang. Kasi, lagyan pa natin ng ano. Lagyan pa natin ng tubig para ito, lumambot. Kasi nga, masyado siyang naging kawa, ano, lechon kawali masyado. Yan, nagayat ko na. Ang nilagay ko lang dito, tubig, laurel, paminta. Yan, lagay natin to. Ay, yun. Ayan. Ang nahulog-hulog. Alam niyo naman ako, mabili isang kilos. Kanya-kanya tayo ng technique ng pagluluto. Tapos, taklo ba natin yan? Taklo ba na muna? Okay. Ayan, nilagyan ko na siya ng asukal at saka konting asin. Kumukulo na siya, diba? Yung laurel, isang laurel lang nilagay ko kasi kaninang pinakuluan natin, pinalambot yung baboy, meron na siyang herb, meron na siyang paminta tsaka laurel kanina. Kaya isang dahon lang lagay natin. Ngayon, kumukulo na siya, lagyan natin siya ng suka. Yan, lagyan natin siya ng suka para mas, lechon paksiw, hindi pwede mawala ang suka. Ngayon, nalagyan na natin, kumpleto na siya. Ang hindi pa nilalagay dyan, yung Mang Tomas. Yan yung last finale. Nalagyan natin sa suka. Palambutin na muna ulit natin yan ng mga 10 minutes. Pinakulo. Ulit din. Konti na lang yung tubig niya. Ilalagay na natin ang Mang Tomas. Yan. Ito nagpapasarap dyan. Si Manong Tomas. Ngayon, nagkasabaw ulit siya. Kailangan natin siya ulit paigahin ng konti. Para yung sauce niya kumapit dito sa meat. Yan. Ay, nako, gutom na ako. Tugol. Okay. Panihid natin yan. Paigahin natin ng konti. Anong oras pa ito? Siguro sabihin natin mga 10 minutes ulit. Para as in maigahin na konti. Tugulit. Ito yung gawa kong lechon paksiw. Ilalagay na ho natin siya dito para masaya. Ayan. First time nyo ako nakita magluto, no? Kasi hindi naman ako mahilig magluto ng mga ganito. Yan. Ayan na ho siya. Ayan, lagyan natin sauce dito. Huwag ka magtatago sauce. Ayan, ito na ho ang lechon paksiw ni Mommy Chill. Ayan. So, mukha siyang adobo pero paksiw ho yan. Ang aking lechon paksiw. Kakain na si Bunti. Anong oras na? Mga 2 hours din siguro ginawa to. Ayan, kain na po tayo hanggang dito.